ng DJ Icon. Hindi pa pala ako nag-start mag... Hello! Hi! Ikaw akong bumili ng DJI Action 4 Cam kanina dito sa Guanghua. Kahit na electronics wise mall talaga yon. Guys, mas mahal ng 2,000 dito sa Taiwan yung mga DJI products. Nagulat kami. Yes. Gusto ko na kasi ulit mag-vlog. Pero for now, dito muna tayo sa phone. Papunta kami ngayon sa Shilin Night Market. Yes. Nag-land kami dito ng 9 a.m. Wala kaming tulog. Diretso kami mula nung nag-live si Plok na kanina. Natapos siya ng 12:30. Yes. Diretso kami sa airport. Kaya nag-nap kami for a while. Tapos ngayon punta na kami sa night market. Makita ko lang sa inyo very quickly yung mga foodie na kakainin namin. And nandito nga pala kami ngayon sa Taipei for a work trip. First wow! work trip namin out of the country. Sana kaya, more to come, Lord. Thank you so yes, much. Yes. Sana matuloy sa July. Manifesting. Medyo rainy ngayon. It's a rainy afternoon. Kaya, so, paano tayo magna-night market? Beh, nasa loob naman yung mga nagluluto nun. Hindi naman sila nasa labas na parang, akala mo sa Korea, no? Yung sa Myeongdong. May mga sarili silang stall. Really? Mm-mm. Actually, di ko first. Hindi, guys. First time ko dito. First time ko. Ako, guys, second time. Kung yan. Gusto nyo na malaman. Panoorin nyo din yung vlog ni Plok para sa kanyang POV naman. But for now, let's go! Dami ko nang naganap, guys. Sa akin, ito pa lang. Ito pa lang. Nagsimula yung araw ko ng alas 6. Baka maulan, guys. Grabe. Walking kami ngayon, pasaboy. Hindi na kami magta-taxi, magtitipid na kami. Oo. On scene. One-way lang. One-way ticket. Kasi magta-taxi na kami mamaya. Madali rin dito intindihin, parang sa Japan. Oo. Oh, English. Tama. Dito na kami guys sa Shilin Night Market. Yan. Tingnan nyo sa TikTok, nag-vlog yung buong experience. But, papakita ko rin dito kung ano yung mga nakain namin. May tanghulo dito. Ayan. Eh, gumagawa na kami yan. Ba't pa kami bibili? Ang first natin kita try. Try beef. Wagyu. Ang masasabi ko lang ang kasarap sa Japan. Okay naman dito, pero may iba siyang seasoning. May iba siya seasoning. Ito masarap. Alam mo, lulambot. Okay. Taiwanese sausage. Lagi kami order ni Mama sa Serenity. Kaya talagang nag-stun ito. Mmm! Mulok pa! Na-try naman ni Pinoy ito. Ayun, yung potato? Yes! Ito na namin boba dito. Yes! Oh. Masarap? Sarap. Ako nga. Buti 25% pro. Puro sagot. Oo. Hanggang dito yan, yung sagot niyan. Sarap, no? Alam mo? Siguro, ako kasi, as a person na hindi nag-cover, dami siguro magre-react. Mas gusto ko pag walang ito ang mga breakfast natin. Breakfast buffet! Ay, Plok, tingnan mo yung yakol. Okay, punta lang kami nga. Baka. Ang laki. Pakita ko sa inyo kung anong kukunin. Kinisin ako ko. Huwag kang mga. So, this is our foodie. May scrambled egg dito. Hash brown bacon. Soy milk. Tsaka nag-try ako nitong milk na strawberry yogurt. Milk, guys. Oo. Di pa kasi ako nadi-jibs. Taste test. Sarap. Lasang egg. Yung bacon kaya, anong lasa ng bacon dito sa Taiwan? Mmm! Takat kasi ng alang-alak eh. Tsaka nung ano ko eh. Singaw ko sa dila. Maayos siya. Masarap. Guys, so... Nag-taxi na lang kami papuntang Wulay kasi na-late kami ng gising para hindi sayang yung oras. Hindi, at saka sobrang mahaba kasi ng biyahe kapag
papunta dun ka through Subway. Oo. Parang 1 hour and 30 minutes. Mm-hmm. Eh kapag na-late ka pa sa sasakyan ng bus, every 15 minutes yung hihintayin mo. So sayang talaga yung oras kasi balak namin mag si Mending Night Market ulit mamaya. Puro night market tayo sa gabi, no? Yes. Di nga rin ako masyado nabusog sa breakfast kanina kasi itlog lang kinain ko tsaka bacon. Oo. Tsaka nag-yakult lang siya. Ikaw? Nag-cereal ako tsaka bread and bacon. Pang mayaman. So ayan, punta kami dun sa Bulay. May waterfalls dun, may mga coffee shop, may mga boat ride, pero depende pa kung magbo-boat kami kasi parang medyo gloomy yung weather ngayon. Dito na kami! Walang katao-tao ngayon dito kasi feeling ko tag-ulan so hindi nila pinuntahan to, Pluk. Feeling ko lang. Ayan, hahanapin nga muna natin yung coffee shop, Pluk. Wait, nagpipicturan ko. Or gusto mo umakyat? May akyatan kasi dun, guys. Ayun, may cable car. Ewan ko lang kung safe. Parang probinsya kasi dito, nakakatakot. Safe naman siguro. No, picturean mo na ako dito. Oo, picturean kita. Mm. Guys, kanina walang katao-tao. Buti ngayon nandito kami sa Bulay. Old street pala dapat yung pinin namin. Walang katao-tao dun as in. Pero kailangan umakit siguro para makakita ng mga turista. Pero wala rin gano. Kaya may kausap si Rufay. Mamaka niya. Tumawag. Wala ko nangihingi ng Robux kay Tita Z. Hanap tayo ng matatambayin kasi lunch time na din. Another day, another sausage. Iniisip ko mag-uwi eh, kasi parang bawal ata mag-uwi ng mga ganito. Hindi na to. Huli mo. Ang ating wallet for today, Docs. Ayoko yan. Siya si drinks with honey lemons. Ayoko itry parang honey. Ayan yung itsura, guys. Nakakatakot. Eto, gagamitin namin yung binigay ng hotel. May 100 Taiwan dollar kami. Hindi lang namin alam kung ano mabibili namin sa Family Mart. Marami pa talaga kami kasi meron ako napanaluna na 5,000. Or pwede ako bumili ng inumin na lang. Wala nga tayong makain, ano. Hindi pa tayo nagpupunta sa mga noodle-noodle, yung mga braised beef. Wala pa tayong nakakain na ganun, no? Gusto mo ba matry ito? Guys, yung kahapon din, Family Mart din kami. Magkano to? 49. Okay, may kikwento siya. Binigyan kasi kami sa hotel ng 800. 8 na parang free for Family Mart. Akala ko kailangan magastos ko na ng isahan lang. Eh, 55 lang kasi yung total nito. Para pala siyang may credit. Yung 55 lang yung nagastos, may 45 pang laman to. So parang sa time zone. Meron pa kami pang kain. Gastosin natin, sayang eh. Oo, sayang. Kasi ito, nasabi mo na na work trip, no? Actually, nakakatuwa kasi halos wala pa kaming gastos. Transpo lang siguro, no? Saka yung food natin na mag-idrive. Oo, yun. Papahinga lang kami saglit, tapos magpupunta na kami sa bridge. Huwag kang matatakot na ano, mag-cross the bridge, ha? Ano, bibidyohan na lang kita. Ano ba yan? Doon ako sa may bungad lang. Ano ba yan? Bungad lang ako. Sakit na kami dito sa bridge na to. Sabi ni Pluk, dudulo, tudulo daw kami. Wala namang gagawin sa kabilang dulo. Sabi ko, picture lang eh. Ayan, no, tingnan mo ang layo oh. Medyo mataas din kasi. Ano sinasabi? Naghahanap ng kakampi. Ayan, tatawirin na natin ang Bulay Bridge. Ayan, hahawak na lang ako dito kasi naramdaman ko kanina kumakalog pag may naglaalakad na marami. Ba't kaya kumakalog, Pluk? Siyempre, bridge to Pluk. Gusto ko na lang makapunta na sa dulo. Ayan guys, oh. Huh, nakakalula, shit. Nandito kami ngayon sa Ximending Night Market. Parang siyang Shibuya na Myeongdong. Pero wala pa kasi mga street food. Pero naglilibot kami. Kanina may nakita kami doon Adidas. Parang nagbabalak na kami bumili ng isa. Pero sabi ko, wait lang muna. Kakababa pa lang natin ng taxi. Keycard na sa akin na. Ayan o. TikTok shop. Kami papunta ngayon sa gym. Turo ako si Pluk mag-workout. Para hindi nakaka-ano ba?
Unsayin siya yung mga pinagkakain ko ng sausage. Pero guys, akong hindi lang kinakain namin sa totoo lang. Matipid kasi hati ngayon. Hati kami eh. Pulo, matipid tayo ngayon. Ito, second day pa lang naman eh. Pero talaga makakatipid kami kasi. Pakain kaya tayo bukas sa event. Kasi lunch time yun eh. Feel ko hindi. Wala lang. Thoughts lang. Bukas na kasi yung event namin, guys. And kailangan healthy looking tayo. Ano, gusto mo mag-workout? Gusto mo mag-equipment? Ngayon na ako makakapunta sa gym. Ah? Ah, yan. After siguro 8 years. Guys, gusto daw ni Brooke i-try yung sa may hagdan. Ayan. Hi guys, good morning. Good morning. Wala tayong clip ngayon kasi pupunta na kami sa event, magfo-focus muna ako. Yes. Pasalamat nga kayo, nag-vlog ako ngayon eh. Buti na alala mo yung password. Bye-bye guys, see you later after event. We are done na sa event. Bilis lang. From 10 a.m. to 12 noon lang yes. Kami nandun para mag-video lang talaga ng event. Tapos sobrang mabait ng mga nandun. Mm-hmm. At kaabang-abang talaga guys yung mga releases ng Kingston. Yes. Nagulat din kami ha. Mm-hmm. As someone na hindi super techie, naintindihan talaga namin lahat yes. Ng in-explain dun. At excited kami para rin sa mga mahihilig sa mga build ng PC. Grabe guys! Basta abangan yung mga posts namin. Ngayon magbabike kami. So sa halagang 5,000 pesos, nag-rent kami ng bike. At papunta kami pero sa... Pero ibabalik yun guys. Yes. Papunta kami sa Rao Night Market. Single rent lang to. Sobrang excited kami. Pagod na ako. Mamaya yung dami ko na makain ito. Agad na mga auntie nyo. Nandito na kami sa round. Street night market. Nakapunta na daw si Pluk dito. So sa tingin ko siya naman mag-tour sa akin. Puro pagkain daw dito. Ano? Instrumental. Ay, ano yun? Text. So we're here at Lupin Old Street. Old Street na overlooking. Nakita na namin. Di na kami aakit. Aakit kasi. Slippery guys eh. Umuulan. Kasi. Ambon. Madam, ambon. Ang tagal mag-pick ni madam. Oh, pak. Dapat ganyan ka rin mamaya ah. Oo. Ito po ang view natin ngayon dito sa Lupin Old Street. Wow. Kaso umuulan kasi guys eh. Kaya hindi kami makalakad ng todo. Okay lang, mamaya pagbalik natin sa mismo city, puro shopping naman. Yeah. Hadiya. Magbabike ba tayo? Buti na kapagbike na kami. Baka dito lang umuulan kasi mataas to. Oo. Baka sa city hindi naman gano'n. Guys, nilibre tayo ni Doxy kasi pinalaw siya ni Gwen sa TikTok. Ito na yung ano, bunga. Pluk! Thank you! Ngayon na magsisimula ang gastos namin in 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, go! Ano? Kung ito bang sapatos na to o yung Bottega or Grelo. Parang ano, maling kino-compare mo yung shoes sa watch. Eh kasi budget, budget-wise. Kapag hindi ko binili yung Grelo, madami yung magbibili. Magbibili ko yung Grelo, sure, magbibili ko. Wala na tayong time. Ano nga, eh ano?
tanong mo sila sa Sunday pa nila, next Sunday pa sila makakasagot. Ano guys sa tingin niya? Grabe, hindi ko ako makapag-isip kung anong bibilhin ko. Feeling ko ano, bibilhin na lang ako ng relo. Decided na ako. Dito ako nag-decide kasi naka-video. Anina, hindi ako makapag-decide nung walang video. Natulungan niyo ako guys, maraming salamat. Nagbabalik po kami dito sa Grand Seiko. Bibili na tayo talaga. Bagay sa'yo. First watch ko to guys, as in first, pang malaking luxury purchase talaga. Pero sa tingin ko, okay lang. Kasi magagamit ko naman sa mga events. Paalam ako sa mama ko. Kasi sisi niya yung gagamitin ko. Mama approved. In-approve na ni mami. So nice. Sa aking size. Magpapaalam muna tayo dito sa ating Seiko. Magiging grand man. Okay. Thank you, sir. Wow. Wow. Thank good. Thank you so much. Tingin pa tayo. Ganun ba kabila? Iyan. Yan. Uy, ang ganda. Bagay? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Pahirap. Bubuhatin natin to lahat mamaya sa Glory Outlet. Sana may mapag-iwanan. Update namin kayo guys para maiwasan nyo. Guys, masasabi ko lang na sobrang bait ng mga tao dito sa Taiwan. Alam nyo ba, binigyan nila kami ng box tapos inasikaso nila yung excess baggage namin. Humingi lang kami ng karton dito tapos binigyan kami. Sila pa nagpapak ngayon. As in, wala akong masabi. Sobrang bait talaga guys. Hindi ako, like, hindi ko alam na may mga ganitong mababait talaga na hindi Pinoy. Kasi parang pag Pinoy, hospitable naman talaga. Pero nagulat ako sa ibang bansa na very caring sila sa mga tourists. Kaya sa tingin ko, plus points yun sa akin sa Taiwan. Yes, napaka-maibig. Grabe. Thank you, sir. Dinner! Sa pinaka-stressful experience na nangyari ngayon, ang airport dito sa Taiwan. Medyo matagal yung ano nila, yung service nila dito. Ano pa ba? Siguro ang dami na rin kasi namin na-experience sa busy airports naman, pero okay. One time naman sila nag-open, kaso ang bagal nung nasa counter namin. Medyo matagal. Kumilos. Pero ang bigat kasi nung luggage namin. Ang bigat nung Rimowa. Pag nilagyan mo ng gamit, onti na lang malalagay mo. Nagpas talaga ng 7kg ang mangyayari. Pero sa iba kasi, basta't nagsasya dun sa maliit, pwede na. Pero dito, medyo mahigpit. So, keep in mind yung weight ng mga bagahe, hand carry. Sa Taiwan. Tapos, sobrang higpit ng tax refund. Ang tax refund sa akin. Pero yung mga ganun, talagang wala eh. Wala na akong magawa eh. Actually, ang mabagal sa check-in. Pero the rest na. Sa pal talaga yung mahigpit. Paano yan? Marami tayong miles. So, ayan na natin. Maging mindful. Yes, magiging mindful na kami next time. Pero guys, salamat sa lahat ng nanood ngayon. Sinabayan ko lang si Plok mag-vlog. Tingnan nyo rin yung POV niya kasi mas madami siya nasasabi. Thank you for watching. Bye-bye!